Welcome po dito sa una kong vlog. Ang vlog ko ay lahat tungkol sa motor. At ang una kong video na gagawin ay para sa Iwas Motor Nap o yung agaw motorsiklo. Isado kayo, panoorin nyo yung video na to. Nandito ako ngayon sa NLEX. Nakikita nyo, NLEX sign na yan. Nasa service road ako. Backgrounder muna tayo, ano? Pagdating sa motorcycle safety, may dalawang branch ng safety sa motor. Yun yung safety ng rider at saka safety ng motorsiklo. Usually, sa safety ng rider, ang mga motorcycle manufacturer ay may mga built-in safety sa motorcycle para sa mga rider. Halimbawa, yung sa ABS, anti-lock braking system, para hindi mag-skid, mag-lock yung gulong, yung wheel, at hindi mag-skid yung gulong. Isa sa mga, lalo na sa mga madudulas, sa mga buhangin, hindi mag-skid yung motor. Itong mga safety na babanggitin ko ay mga pahapyaw lang. Kung gusto nyo talagang malaman, nasa Google naman lahat yan, nasa YouTube yung detalyadong explanation. Isa na nga dito yung combi brake system naman. Yan naman, safety para sa braking system din. Pag piniga mo yung rear brake, may mechanism sa dito, kung makikita nyo, pipinditin ko yan. Mag-apply rin siya ng front brake, kaya tinawag na combi brake system. Pero ang distribution ng braking niyan, 70-80% sa rear brake, 20-30% sa front brake. Yan naman para hindi mag-slide din yung motor. Pero syempre mas maganda pa rin yung ABS. Ito naman isa pa sa mga safety feature para sa mga rider ay yung side stand kill switch, side stand kill engine, no? Para pag umandar siya, hindi nakababa yung side stand. Katulad niyan yan, umaandar, kung ibababa ko yung side stand, yan, namatay. At yan, katulad niyan, naka side stand siya, hindi siya mapapastart. Yan yung isa sa mga safety feature din na linagay, built-in na rin sa mga bagong motor ngayon. So ayun, ayun yung mga built-in sa mga bagong motor ngayon na safety para sa rider. ABS, CBS, side stand cut-off switch. Punta naman tayo sa built-in safety para sa motor. Ano ba yung mga linagay ng mga manufacturer para sa safety ng motor para hindi makuha ng mga magnanakaw? Ito ang lahat ng mga motor may built-in na steering wheel, steering lock na tinatawag. So pag linagay mo sa yan, yung lock na yan, nakalock siya, hindi magagalaw yung steering. Yun niya, no? Steering lock lang yung para sa safety ng motor para hindi makuha ng mga magnanakaw. So ang ginagawa kadalasan ng mga rider, ng mga may-ari ng motor, is mayroon silang mga anti-theft procedure ng mga ginagawa. Isa na dyan yung lock para sa disc brake. Yan, linalagyan nila yan pag nakapark sila. Mayroon din naman throttle lock, nilalagay sa preno.
Hindi ko alam kung nakakita na kayo. Nilalagay sa preno at saka sa throttle. Plastic. Gawa sa plastic. Yan. Mayroon din. Nilalagay naman ng iba ng mga kill switch na yon. Sila lang nakakaalam kung saan nakalagay yon. Kill switch na yon. Mayroon rin yung dinalagyan nila ng mga alarms na pag ginalaw mo yung motor, mag-iingay yung alarm na yon. Then magigising yung may-ari ng motor para i-check yung motor niya kung may gumalaw ba o may nagtatangka kumuha. Meron rin yung mga two-way alarm. Meron rin yung mga remote na alarm. Yan ang mga ginagawa kadalasan ng mga may-ari ng motor para hindi manakaw yung mga motor nila. Siyempre, sa sobrang mahal na ngayon ng motor at saka mainit na sa mata yung mga ng mga magnanakaw, yung mga bagong motor, lalo na yung mga scooter kagaya nito, mga Aerox, Nmax, mga ibang scooter pa, mainit na sa mga magnanakaw. Madali lang makuha kung wala kang ilalagay na anti-theft. Pwede padlock yun, pwede na rin yun. At least may safety ka sa motor mo. Ngayon i-introduce ko yung anti-theft system na ginawa ko para dito sa motor ko. Ito yung kauna-unahang mayroon na nakalagay na ganitong anti-theft system sa motor. Napakasimple lang nito. Pinagsama ko yung safety nung rider. Yun nga yung side stand. At saka yung safety ng motor para sa mga magnanakaw, yun yung kill switch. Yung tinutukoy kong anti-theft system para dito sa motor ko ay hindi lang to yung ano, yung gamit nito hindi lang para sa pag ipapark mo yung motor mo. Ang pinaka primary na purpose nito ay yung agaw motorsiklo o pag hinarang ka at inagaw yung motor mo. Ano ang pwedeng nating gawin para hindi makuha yung motor mo? So ito, ipapaliwanag ko na kung paano gumagana no yung anti-theft system. Sa normal operation ng motor, yan gumagana na yung motor. Naka-on yung susi, yan. Buhay yung mga ilaw. Yan. Once na ibaba mo yung side stand, yan, mamamatay yung motor. Pero, yan, buhay pa yung mga ilaw. Buhay pa yung mga ilaw na yan. Kasi naka-on yung susi. Tapos, start uli natin. Yan. Yan yung normal operation ng side stand sa motor. Ito na, enable, naka-enable na ngayon yung anti-theft system ngayon para sa anti-motor nap. Ngayon sa normal na ano, na normal na gamit, nasa kalsada ka, umaandar ka, yan, tapos hinarang ka ngayon. Hinarang ka, maandar yan. Yan. Hinarang ka. Ano ang gagawin mo? Siyempre, may mga baril yan. May, pwedeng may panaksak o may patalim pa yan. Ang wala ka nang gagawin na iba, hindi ka pwedeng lumaban. Siyempre, mapapahama ka lang. Siyempre, bababa ka ng motor mo. Yun ang pinaka-natural na pwede mong gawin. Ngayon, bago ka bumaba sa motor mo, ang gagawin mo is i-side stand mo siya. Siyempre, sa side stand mo. Ngayon, isa side stand mo.
Yan, namatay. Ngayon, syempre, side stand. Pagka side stand mo, tumakbo ka na. Hayaan mo na yung motor mo. Hayaan mo na sa magnanakaw kung makukuha niya o ano. Kung anong gagawin niya. Ngayon, yung magnanakaw, syempre, kabisado niya yung motor. Kung paano paandarin. Hindi gagana na hindi na naka-side stand dyan. Itataas niya tong side stand na yun. Tapos, since naka-on pa rin yung susi dyan, on pa rin yung susian, may mga ilaw pa rin yan, i-start niya ngayon. Yan. Yun ang problema. Yun ang problema niya ngayon. I-off niya. Start niya uli. Wala. Hindi niya mapapa-start yung motor mo. Dahil may switch ka na nakatago na i-disable mo pag kunwari hindi niya na nakuha yung motor mo, i-disable mo na yung switch. Syempre, hindi ko sasabihin kung saan dito sa motor ko nakatago yung switch ko. At pag i-disable ko na yon, ako nang iniwanan niya na yung motor, paandarin ko na ngayon. Yan, umandar na. At ngayon naka-disable yung anti-theft niyan. Ang safety feature lang ya ito, side stand. Pero andar pa rin dahil naka-disable nga yung anti-theft system ko. Sa mga gusto, magpakabit nito at saka napaka-importante itong simple pero napaka-importante na nakalagay ito sa motor mo. Once na dumadaan ka sa delikadong lugar, sa mga remote na lugar na walang dumadaan, napaka-delikado, bigla kang harangin, dapat iyo naka-on yung yung anti-theft system mo para may labang ka at hindi niya makuha yung motor mo. Siyempre, pag wala yan, nakalagay, nandyan yung susi niyan, makukuha na yung motor mo. Sa mga nag-aangkas rin, makatsempo ka ng pasahero na kukunin yung motor mo, yun, pwedeng makuha yung motor mo. Dahil nandyan yung susi, kung walang anti-theft system to na nakalagay na katulad nitong sa akin, nandiyan yung susi, mapapaandar niya. Halimbawa naman sa Salise, halimbawa may nagmamadali ka, may bibilhin ka. Kita mo yung motor mo, may bibilhin ka, sandali lang. Siyempre, maandar yung motor mo, hihinto ka dun sa pagbibilhan mo. Papatayin mo yung motor mo, then sa side stand mo. Ngayon sa sobrang pagmamadali mo, iniwan mo na yung susi doon, nakaiwan na yung susi, kita mo naman yung motor mo, bibili ka na. Ngayon biglang may aagaw ng motor mo, sasalisihan ka, nagmamadali yon. Siyempre, tataas niya yung side stand mo, i-on niya dahil nandiyan naman yung susi, pero hindi niya mapapaandar. Pero kung ikaw, dahil alam mo kung paano i-disable yung anti-theft system mo, is mapapaandar mo yung motor mo. Isa sa mga purpose rin yan, yung sasalisihan ka, nandun yung susi. O kaya nalaglag mo yung susi sa pagmamadali mo, nasa mall ka, paparada mo, nalaglag mo yung susi mo. Pagmamadali mo, yan, nakuha yung susi mo. Pero dahil may naka-enable yung
anti-theft system sa motor mo, hindi niya makukuha. Para ka rin na kill switch nito. Ganon din yung ano niyan. Pero ito, napakasimpleng gawin. Napakasimpleng enable and disable yung system para iwas nakaw. Lalong-lalo na, ito kasi ginawa to para sa talagang harang talaga, pag hinarang ka. Siyempre, pag hindi mapaandar yung motor mo magnanakaw, titigilan niya na yan, iiwan niya na yan, dahil magmamadali yun eh. Kasi hingi ka siyempre ng tulong, iwanan niya na yan, hindi niya napaandar, nandyan pa rin yung motor mo sa'yo. Yun ang advantage nitong ginawa ko na anti-theft para sa motor. Marami na ako nakikita sa YouTube, yun nga, mga kill switch, mga siyempre kung ano, para sigurado ka rin ipapark mo, naka-enable na yung system mo, may mga dislock ka pa pang mga sigurado, para sigurado ka, may mga lock ka pang gagamitin, padlock nga mas maganda na rin eh. Yun, bali yun, ito yung ano tungkol dito sa anti-theft na to. Kung gusto nyong maglagay rin ito, kontakin nyo na lang ako para maipaliwanag rin sa inyo kung gusto nyong ilagay rin sa motor nyo. Kasi ito, confident ako na gamitin to yung motor ko kung saan man, basta naka-enable yung anti-theft nito. Wala kang aalalahanin, paparada ka sa Jollibee, bibili ka, sandali. Hindi mo maaalalahanin na makukuha ng biglaan ng motor mo. Dahil akala nila wala kang linagay, walang protection yung motor mo. Pero mayroon, hindi nila kaagad makukuha to. Mayroon kang linagay. Dahil nga, mayroon kang linagay na protection. Yun lang. Sana ito, makatulong rin to sa inyo na makapag-develop din ng kagaya nito o mas maganda pa dito sa ginawa ko. Pero yung concept kasi ito na yun eh. Sana nga sa mga manufacturer ng motor, isinasama nila to, isama nila sa mga bagong lalabas na unit ng motor yung anti-theft din. Kasi hindi na rin natin maiwasan, napakadelikado na rin sa labas talaga, maraming magnanakaw, maraming masasamang loob na pwedeng kunin yung motor mo. Siyempre, ang pinaka-priority pa rin natin is yung sarili natin, yung safety natin. Yun nga, kaya ginawa to para wala ka ng ibang gagawin kundi tumakbo ka na lang para hindi ka na mapahamak pa. Yun, para sa first vlog ko nito, na to, sana nakatulong at saka nakapagbukas ng mga possibility na pwedeng gawin natin para sa safety ng rider, safety ng motor, at saka safety ng lahat ng mga kapwa ko na nagmo-motor. At maraming salamat sa lahat. Thank you sa mga tumulong rin sa akin para magawa tong concept na to. Simple lang tong ginawa namin na para sa protection ng motor. Since ako kasi napakahilig ko na rin sa tungkol sa motor, sa pagmumotor, na ito yung dito ako nag-enjoy.
At kaya ito ginagawa ko na rin para makatulong at siyempre mapadali yung pagmumotor. Maraming salamat at abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang vlog, mga susunod ko pang video na gagawin tungkol sa mga tips, hacks, ride, yung mga accessory, kung mapagbibigyan tayo ng pagkakataon ng ano, maimbita tayo sa ibang mga motorcycle event. Kasi ito talaga yung hilig ko. Okay, maraming salamat, sa susunod na lang po.